may Kawayan, Bulacan. So pipick up tayo ng Golden Retriever. Tapos Marilaw, Bulacan, pick up naman tayo ng Labrador. So dalawa destination natin yun. May Kawayan, Bulacan and Marilaw, Bulacan. Ayun, nandito na tayo sa May Kawayan. Pick up tayo ng Golden Retriever. Po, na-pick up na natin yung Golden Retriever. Yan sa May Kawayan, Bulacan. 1 hour later. Ayan mga kaayop, dito na tayo sa San Jose. Ay, San Jose, ano to? Ayan, pick up tayo ng Labrador. So, mag-i-stand tayo ng Labrador. Ito yung pick up natin sa Marilaw, Bulacan. Ay, San Jose, Del Monte. Ayan. So, reshoot natin yan. I-prepare pa tayo, yun. Una na siya. Bibigay naman na yung babae, no? Oh, bibigay na yung babae, so i-shoot na natin yan. Ayan, oh. Baka ma-shoot niya mag-isa yan. Medyo madulas lang kasi yung sahig, no? Basta, eh. So, i-shoot na natin. Ayan po si ito. Ito po yung pinikap natin sa sa San Jose del Monte, Bulacan. 30. Pepe niya inverted. Alis kayo dyan, alis kayo dyan. Ayan mga kaayop. So. Mahirapan talagang isa din yan kapag hindi agresibo ang lalaki. Kasi mahirap mag-shoot ng inverted eh. Kasi dyan. 6.5 hours later. Mga kaayop, so ito naman yung Golden Retriever na pinikap natin sa May Kawayan. So, monitor natin yung fertility period niya kung okay na siya, no? Kung good na. Tingnan natin yung kanyang fertility period. Alis ka dyan. Naku, good na rin to. Lambot na ng pekpek na. Pero umuupo pa siya, no? Pero sobrang lambot na at saka ano pa. Tingnan natin kung magkapadila naman siya, eh. Magkapadila, eh. Pero medyo umuupo pa ng konti. Pero titignan natin, no? Pero tingin ko, good na, eh. Papasampan na rin to. Maganda ng pepe niyo, oh. Ayan, no? Magkapadila na. Angat na angat na yung buntot, oh. Kapan niyo, angat na yung buntot niya. Good na to, good na. Ayan mga kaayop, no, nagpapasampa na siya. Saka nagpapadila na rin siya. No? Saka ang ganda ng fertility niya. Yung pagkapagaan ng pepe niya, no, angat na yung buntot, pumapaling na. Oh. No? Nibigay na siyang kusa. Papasampa na yun. Pasampa na. So, isushoot na natin na. Good na yan, good na. Ayan o. Paling na yung buntot eh. Mapaling na yung buntot. Kala ko nga umuupo siya kanina. Ayan o, mapaling na o. Good na to, good na. Thank you.
Ayan. Sampan na po natin. Ito ka lang. Malikot. No, malikot. No. Ayos ka dyan, Pancho. Day 2. Ayan mga kahayop. Alas ka dyan. Pinakain muna natin yung Golden Retriever, no? So mag sa second set tayo. Alas ka dyan. Alas ka dyan. So ayan, matako to. Grabe to. Pag hindi halos kalating kilo yung pakain sa kanya, maingay siya. Mag-iingay. So kailangan halos puno. Halos yung isang kilo nyo ubos eh. Sa isang araw kulang pa. Matakaw siya, masarap siyang kumain. So, isa din muna natin siya bago natin ano. Pakainin pala muna natin siya bago isa din, no? Tapos, mag-check tayo ng kanyang pepe, no? I-example natin yung uri ng kanyang pepe at paano malaman kung fertile na o hindi pa. Ayan, no? Ayan yung halos seconds lang. Ubos. Ang isang kilo, halos ang kilo niya, ubos. Ano, Pancho? Ayan, tapos na siya kumain. So, magdablog na tayo, no? Ayan, kalimutan ko lagyan ng ilaw. Ayan, tapos na po. Nasimot niya yung kanyang pagkain. Ayan, magandang gabi mga kahayop. So, magsi-second stand tayo sa Golden Retriever natin, no? Ito yung pinikap natin sa may kawayan, ang Golden Retriever. So, isi-second stud natin siya. Tapos, yun lang. Second stud. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Kulit, no? Kanya-kanya silang kulit. Kanya-kanya silang, ano, amoy. Inaawat lang po natin. Out! Out! Pancho! Out! Yan. Pati ating ibon nagalit, no? Chiner! Out! Yan. Out na yun sila. 5 minutes later. Po, no? Bigay na bigay siya. Halos walang palag. Yung buntot nyo, nagbuwag pa rin yung kanyang tail. No? Malikot. Naalalaan lang po natin kasi baka medyo malikot siya. Eh. Malikot yung babae. Maangat pa. Malaro, malandi masyado, kaya hawakan natin para di mapunot. Dito lang, huwag mga mahihila. Later. So, ito naman po yung Labrador na pinikap natin sa San Jose del Monte, Bulacan, no? So, magsi-second stud naman tayo ulit. Yan mga kahayop, so second stud natin tong ano, Labrador na pinikap natin sa San Jose del Monte. So, ito naman po papakita ko sa inyo, no? So, lalabas na natin yung mail natin, no? Yan mga kahayop, second stud tayo.
aking Labrador. No. Medyo nananahol yung aking Labrador. Nananahol siya. Yan, attitude niya kasi yan. Pero ayos lang yan. Kahit yung nail nila yun. Yan yung ginagawa nila. Up na. Shh, come. 30. Up. Up. Kani. Alis ka dyan, alis. Second step po natin, Labrador. Trying being mean. Mga kayop, so ilalastad natin yung Labrador, no? Pero this time ang gagawin natin AI, artificial insemination process tayo, no? Kasi po inverted ang pepi na to, no? Ang pepi kasi niya nakabastot, no? Nakatingin niya. So ang tendency, hindi natin alam kung kasi naka-outside lang to eh. Hindi to maglalak kasi inverted ang pepi na to, na mahirap isahin to. Kaya ang gagawin natin, artificial insemination para mas pasok na pasok yung ano, yung semilya sa loob. Kasi once na naka-inistad na ng male yan, kahit hawak po natin yan or ano, nakabaluktot yung pototoy niyan. So, hindi natin sure kung pumapasok o umaabot hanggang dun sa ano, sa ang lakas ng hitaw niya. Stay! Hindi natin alam kung pumapasok o umaabot dun sa ano. Ang sakit. Umaabot dun sa ano. Puwerta niya yung similya ng mail natin, no? So, AI ang gagawin natin sa kanya. Para mas makasiguro lang tayo, no? AI natin. Ito po yung gagamitin natin pag AI, no? Ito po yung artificial insemination catheter for dog, no? Tapos plastic lang, tapos syringe. So, yan. AI po tayo. Diyan ka pa pumupo. Medyo palag na palag siya sa ano, sa AI niya. Actually, maliit lang yun. Napakaliit na stick lang yun. Pero, ano pa siya? Medyo maan talaga siya. Palag. Makulit lang talaga siya. Sobrang kulit. Mauuwi ka na. Next na natin yung Golden Retriever. Sabay kasi ito eh.
Mag nag-i-a ano tayo, umistad pa siya. Pinagbigyan na natin, mas gusto niya talaga yung ano, nakashoot eh. So, nag-i-a na tayo ah. Tapos ah, gusto pa rin niya sumampa, so wala tayong magawa. So, kailangan natin pagbigyan yung aso, no? Kung anong mas gusto niya, syempre, ito niya nang istad eh. So, pagbibigyan natin siya. So, mag-AA na tayo. Tapos, mag-i-stand pa rin tayo. Doble kasi, wala eh. Mas satisfied kasi yung aso talaga kapag naka-natural stand, no? Kaya lang naman tayo nag-AA para sigurado lang. Kasi nga, inverted ang pepe nito, so baloktot. So, gusto pa rin talagang sampahan ng male natin eh. So, wala tayong magawa. Kailangan natin pagbigyan yung gusto niya. Yan, tubig nakatigas pa rin eh. So, dobli-dobling pasok na ito na. Pag ito hindi pa nag-take, ewan ko lang. Kaya sigurado ito, sure box ito. Kaya lang, medyo mataba lang yung female, saka medyo reduce lang siguro ng konti. Tapos, wag lang palilikutin. Bawal na bawal po ng paliguan. Na-disinfect ko na rin siya, no? Kaya medyo basa kami dito, nag-disinfect kasi ko eh. Dinamay ko na sila, no? Safe naman itong pang-disinfect natin sa kanila. Tapos, ano pa ba? Yan, bawal na po paliguan, bawal patakbuhin, paggalaing, pasyal, lahat po, no? Mga vaccine, bawal po yan. Anything na mga antibiotic, lahat po yan, bawal po yan. Sa vitamins, pwede naman kayong mag-stop muna ng vitamins eh. Inverted nga to. Once na lumaki kasi ang mga tuta nito, hindi niya malalabas, masisiyas to. Kasi grabe to, pininggal ko to kasi ang pepe niya pa ganyan. Baluktot, no? Kaya lang tayo nag-AI, panigurado lang na mapapasok natin ng similya talaga lahat. Kasi nga, pag yan itong natural sad, di natin alam kung sumisirit ng maayos yung, ano, yung titi niya dun sa loob ng puwerta niya. Kasi nga, baluktot yan. So, ang tendency, ang pototoy kasi ng male, matigas yan. Hindi yan mag-flexible na mga ganun. So, diretso lang yan. So, hindi natin alam kung paano siya bumaluktot dun sa loob. So, hindi natin alam kung sumisirit ng maganda, no? Kaya tayo nag-AI. So wala eh, gustong-gusto talaga niya, ano eh, mistad pa rin. So, pagbigyan natin yung gusto niya. You're old, you know. What? You're old. You're old. Ayan, tayo na natin matapos, no? Tagal-tagal pa rin to. Ayan, AI pa rin siya, no? Ay, natural stud siya, tsaka AI tayo. Ngayon na rin natin siya sa sole, no? Kasi, ngayon yung araw, kanina umaga, nag-iiyak, umiiyak na siya, so, baka namimiss niya na yung ano niya. So, medyo umiyak na siya kanina ng madaling araw. Tapos, kanina, ano, mga 9 to 10, nag-ano rin siya. Umiyak. So, kailangan natin siya sole, kasi baka ma-stress yung aso. Pag ganun, susole natin sila. Kasi kaya nga 3 days lang po talaga tayo pwede kagad. No, easy. Kasi nga, naghahanap na to. Pagdating nga 3 days, maghahanap na to ng, ano, ng lugar nila. Na nakasanayan, no? Mga kaayop, so, next stud natin yung Golden Retriever. Ito po yung pinikap natin sa may kawayang Bulakan. So, sasolin na rin natin siya ngayon. So, last stud natin siya. Okay, kirahan mo na yan. Isahan mo na. Hindi, mas ka muna. Nahihirapan ako. Atat kasi yung mail natin, no? Atat? Oh. Napigilan eh. Sandali lang. Baka nakapwesto. Atat na eh. Oh, sige na, sampa na. Oh, tamo. Nakalaki na yung tutoy mo. Hindi ko umambayagan. Sumampa ka na maayos. Yeah.
Dito ka. Dito ka. Ayan. Ayan, last tag po natin sila, no? Nauna na po yung Labrador, so ito na yung next natin, yung Golden Retriever. Oh, naman, huwag malikot. No. Ay, huwag masisirain yung tali ko. No. No. Sobrang likot niya. Grabe likot. Oh, ano ba niya dyan? Isa! Tumigil ah! Papadila oh. Mapaling yung buntot. Ayan. Ayan. Umisa pa. Umaayot. Umisa pa ang magic. Umisa pa si magic. Ayan, umisa pa siya. Nabitin. Huwag kasi malikot ang tabi. Para hindi siya nabitin. Umisa pa si Magic. Umisa pa. Na, ang ganda kasi na fertile nito. Amoy na amoy niya. Dumalawa tayo. Dumalawa ang ating Golden Retriever. Same sa Labrador natin, no? Dumalawa din. No? Nagpapadila, o. Oh. Mapaling ang buntot. Bigay na bigay po yan. Nakabantay. Maraming nakabantay sa kanya. So, hindi naman nila masasampahan niya kasi inverted yan. Mahirapan sila. Yan, dito na tayo sa San Jose. Sinuli na natin yung Labrador kasi umiiyak na yan. Come. Yan, dito na po tayo sa May Kawayan. Sisuli po tayo ng Golden Retriever. Si Sherry may-ari.